Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Yes! Hindi po ako si Boklo ng bayan. Wala po siya dito ngayon at may inaasikaso. Actually, namamaga yung kanyang pechay. Gamit na gamit kagabi ang pechay niya. Kaya sabi niya, hindi siya makakasama raw natin ngayon. Ako po mag-isa ngayon, pero Kerry Boom Boom na rin po tayo ngayon. At maraming salamat po. At nandito po tayo sa Tambayan, sa DWIZ. Si Attorney Trixie po ay may inasikaso. Kasama rin po ni Attorney Ahmed. Kaya samahan niyo po ako, mga katambayers natin, mga kasosyo, ng isang oras ng tungkol sa Tax Wednesday. Pwede po kayo mag-text sa 0918-350-2378. At makikita niyo po ito sa mga nakikinig sa radyo sa inyong Facebook, DWIZ 882. Tax Wednesday po tayo ngayon. I-like nyo lang po ng i-like at i-share ng i-share. Ito pong ating ang ating programa na Tambayan. Ayan po. Sa mga nakasama ko kagabi, kahapon sa FB Live, binansaga na po akong Kaong. Yun po. Isipin mo yung pangalan. Oh, Kuya Winner, magkakaroon daw ako ng launching movie. Ayan, ah, di ba? May movie, ano? Eh, nag-iisip ako ng screen name. Di ba, bago ako bansagan ng screen name, eh, kung may maisip yung mga katambayan natin o yung mga ibang Nixters, mag-suggest na kayo. May naisip kasi, Kaong daw. Kaya Kaong ang itatawag sa akin. Nga lang, sabi ko, sana naman yung apelyido yung yayamanin, di ba? Ayan po. So, samahan niyo po ako, mga katambayan, at kasosyo, ngayong isang oras ng Tax Wednesday. Okay, ang dami po kasing mga nagtatanong sa atin. Okay, alam nyo, yung mga tanong sa atin ay tungkol sa pagbubuwis na naman, pero ng mga individual practitioners, okay, mga professionals. Pero bago yan, merong mas mahalaga tayong pwedeng pag-usapan. Yan po ay tungkol sa mga donasyon ngayong paparating na eleksyon. Unahin po natin yan. So, sa at least for 30 minutes or so, pag-usapan natin, taxable ba yung mga donations na ibinibigay sa mga tatakbong mga kandidato o kaya mga political parties? Ang sagot po dyan ay, opo. Taxable po, okay? Merong in-issue nito lang March 7, 2019 ang BIR natin na ang isang Revenue Memorandum Circular, RMC. Ang nakasanayan kasi natin yung mga revenue regulations. Pag sinabi kasing revenue regulations, yan po, or RR ha, revenue regulations, yan po ay nasa saklaw lahat tayo. So dapat binabasa natin yan, tayong mga nagbabayad ng buwis, binabasa dapat natin yung mga revenue regulations kasi yan ay para sa publiko. Pero pag sinabing RMC o kaya Revenue Memorandum Circulars, yan po ay hindi naman talaga exactly sa publiko, kung hindi sa mga affected lang na tao. O kaya minsan, internal lang po siya, okay? Ibig sabihin, mga para lang sa BIR, okay? Or yung mga Revenue Memorandum Orders, RMO, internal po siya. Okay, ito kasing RMC na ito, Revenue Memorandum Circular, na in-issue nito lamang March 7, 2019, okay, Marso. Itong buwan lang na ito ay tungkol sa mga kandidato. Kumbaga hindi naman publiko, kundi yun lang mga tatakbo. Okay? Kaya nga po, hindi siya binabasa talaga ng publiko kasi marami naman sa atin, hindi tayo tumatakbo for a political position, di ba? Pero may mga iba na tatakbo. Tatakbo sila for the upcoming elections. Kaya sila, dapat binabasa nila ito. So ito ay Revenue Memorandum Circular 31-2019. Ulitin ko po yun, RMC 31-2019. Yan po yung number niya, numero niya. Ang sinasabi dito, sino ba dapat na covered dito? Okay, yung mga kandidato. Yung mga political parties, so kasama po dyan yung political party na kasosyo, 181 AA kasosyo, at mga campaign contributors. Ano ang sinasabi dito sa RMC na ito? Sinasabi rito na meron silang obligasyon
Okay, meron silang obligasyon na magrehistro o kaya kung sila ay dati nang rehistrado, eh dapat i-update nila yung kanilang registration. Saan po? Sa BIR. Okay? Sa BIR. Saan doon? Kasi ang laki-laki ng BIR. Alam niyo po, ang BIR kasi may main office po siya o yung head office niya. Ang main office po niyan ay nasa Quezon City. Sa East Avenue, malalakad po siya. Alam niyo, lumaki po ako dyan talaga dahil yung aking father ay dati hong nagtrabaho dyan sa BIR. At nung ako po ay naging CPA, hinihikayat ako sumama or mag-trabaho doon. Nung ako po ay naging CPA or Certified Public Accountant, niyaya nila ako sumama. Pero ang father ko noon, nung time na yon ay wala dito sa Manila, nasa Cebu siya. Hindi ako pumayag kaagad. Nung nagkausap kami ng father ko, sinabi niya na better huwag kang sumama. So sabi ko, o nga, kasi feeling ko hindi ko gusto kasi napaka-corrupt nga po ng ahensya na yan years ago, okay? Noon po. Ngayon meron pa rin po, pero nasusolusyon na po siya unti-unti. So anyway, ang BIR may main office yan. Ngayon, bawat lugar sa Pilipinas, may mga parang opisina na nagre-represent sa BIR. Ang tawag po dyan ay mga Revenue District Office, RDOs, okay? May mga Regional District Office, okay? So yan, may mga, for example, sa Makati, may dalawa yan, okay? Dalawang RDOs. So dapat alamin nyo kung saan kayo dapat mag-rehistro. Depende sa inyong tinitirahan or residence, o kaya depende kung saan nakatayo yung inyong tinatawag na principal place of business. Ibig sabihin, saan ba ninyo itinayo ang inyong negosyo? Kayo ba ay nasa Makati? Saan banda sa Makati? Kasi kung saan kayo nakatayo sa Makati, doon kayo pupunta sa RDO kung saan dapat kayo nakarehistro. Hindi pwedeng kunyari nasa Makati kayo nagtayo, no? Let's say sa Ayala, tapos mag-rehistro kayo sa Quezon City. Hindi pwedeng ganon kasi dapat sa tamang RDO. Okay. So sinasabi dito sa RMC nito, Revenue Memorandum Circular, na yung mga kandidato, political parties, at saka mga campaign contributors ay dapat magrehistro o mag-update ng kanilang registration sa RDO na merong jurisdiction sa kanila. Okay? So, yan ang unang tatandaan. Okay? Paano sila magre-rehistro? Ire-rehistro sila bilang professionals. Kahit hindi naman sila professionals, ha? May tatakbo ang kandidato, sabihin natin, high school lang ang kanyang natapos, eh hindi siya... technically, hindi siya professional in the sense na sila ay covered ng PRC or Professional Regulatory Commission, okay? Hindi ganoon. Kung hindi professional sila in the sense na kasi sila ay tatakbo bilang political candidate, okay? Ngayon, ano pang kailangan? Ang sinasabi dito sa RMC nito na ang mga kandidato at political parties ay kailangan magbayad ng tinatawag natin ng ARF. Annual registration fee. Mura lang naman yun eh. So, every year yan. Ano? Pero ngayon, kailangan sila magbayad. 500 pesos. Okay? Tanong, di ba napag-usapan po natin dati-rati yung tungkol sa Certificate of Registration or COR? Kasi lahat tayo na merong negosyo, yung mga OFWs na nakikinig sa atin, na may negosyo dito sa Pilipinas, or maging sa mga Pilipino na nandito sa Pilipinas at may mga negosyo, kailangan magrehistro kayo sa BIR. At ang pagrehistro ninyo, meron kayong tinatawag, bibigyan kayo ng tinatawag na COR, C-O-R, Certificate of Registration. Papel po siya. So, dapat meron ganun. Diyan kasi, bago nyo kayo bigyan yan, may checklist kayo. Doon sa checklist, i-check nyo kung anumang mga babayaran ninyong taxes. Income tax, withholding tax, value-added tax. So, chine-check nyo yan. Pero yan, hindi basta-basta chine-check kayo. Dapat magkonsulta kayo kasi pag mali ang chine-check ninyo, may posibilidad na magkaroon kayo na tinatawag na open cases. Ano ba yung open cases? Kunwari, kayo ay may business. Tapos ayaw niya na ituloy. Sasaran nyo na. Okay. Sinara nyo, tapos kung saan na kayo nagpunta or naging empleyado kayo. Okay. Ano mangyayari sa negosyo nyo? Pag kayo ay nag-check, for example, ng value-added tax, so naka-check yan, pero wala naman kayong binabayaran value-added tax. Sa computer system ng BIR, tuloy-tuloy yun, nag-generate yun ng reports na kailangan daw. Meron kayong sinasubmit na reports sa BIR tungkol sa value-added tax or VAT, VAT. Since hindi naman kayo covered at hindi naman kayo nagfa-file,
eh dapat in-inform niyo yung BIR. Pag hindi niyo in-inform, tumatakbo yun. Ibig sabihin, nag-expect ang BIR na meron kayong form na sinasubmit. Is kada period or tinatawag na filing period na dapat nakakatanggap ang BIR ng form na yon, kahit na wala kayong binabayaran, eh since hindi nga kayo nagfa-file, lumilitaw na, uy, hindi ito nagfa-file. Okay, so parang ano ito, parang tinatawag natin, parang may pagkukulang kayo or tinatawag natin demerits. O sabihin natin, oh, dapat nag-file ito itong quarter na ito ng VAT return. Bakit wala? Oh, ano na yan, nakacheck yan. Oh, second quarter, hindi na naman. So, dalawa ng forms ang hindi nyo na-submit. O, third quarter, hindi na naman. Quarter ng taon. O, fourth quarter, hindi pa rin. O, di ibig sabihin, apat na quarters kayong hindi nag-file. Isang taon kasi yan. Ang mangyayari dyan, meron kayong penalty. Kada quarter, meron kayong penalty kasi nga hindi kayo nagfa-file ng VAT returns. Kahit na hindi naman kayo obligado. Yan ang tinatawag natin na open cases. So, nagkakaproblema dyan. Kaya nga yung core ninyo, COR, kailangan tiyakin nyo muna, magkonsulta kayo kung yan ay dapat magbabayad kayo ng tax o hindi. Kasi pagka-chinek nyo, tapos hindi naman pala kayo magbabayad, tumatakbo yan sa BIR na dapat nagfa-file kayo. Eh, pag hindi kayo nag-file, may penalty. So, imagine nyo yan, ano, may penalty. Ngayon, bakit natin napag-usapan ito, COR? Napag-usapan natin ito dahil sa mga political candidates, dapat sila ay nagre-register at nagbabayad ng ARF or Annual Registration Fee na 500 pesos lamang. Kailangan ba sila magkaroon ng Certificate of Registration? Hindi po. Okay, so walang COR ang mga individual candidates. Bakit? Kasi hindi naman sila engaged sa negosyo eh. Although yung iba nagsasabi na ginagawa ng negosyo ng ibang mga politiko ang government eh, di ba? Alam natin yan, ano? May mga tumatakbo na kaya lang naman sila tumatakbo dahil na pinagkakakitaan nila ang gobyerno, di ba? Maraming ganyan eh. Yung bang merong plano, merong lalapit na negosyante, gusto niya magtayo ng gantong negosyo, sasabihin ng mayor, hindi yan pwede. Sabihin ng mga administrator, hindi yan pwede. Tapos kilala niya yung mayor, pupunta sa mayor. Sabihin ng mayor, sige pwede, kickback. May lagay yan. Ganyan ang kalakaran eh, may lagay eh. So naglalagay. Eh pang naglagay, marirehistro yung kanyang ano, negosyo, mabigyan siya ng mayor's permit, tapos bibigyan na rin siya. Sa BIR naman kasi hindi naman tinitingnan yan, ang tinitingnan ng BIR. Ano ba yung mga buwis? Yan lang ang tinitingnan nila, hindi nila pinapakialaman kung sa siyudad ba, sa bayan, sa lungsod, sa barangay, yan ba ay allowed o hindi? Hindi yan obligasyon ng BIR. Obligasyon yan ng local government unit. Okay? Eh dyan nagkakaroon ng kalokohan. Kaya nga, hindi binibigyan ng COR or Certificate of Registration ang mga candidates dahil sabi ng BIR, hindi naman kasi siya negosyo. In a strict sense, hindi siya negosyo. Okay? Ngayon, kung ginagawang negosyo, ibang usapan yan. Kung ginagawang negosyo yan, yan ay ang electorate na magde-decide yan. Kasi kung ang tingin nyo, yung tatakbong kandidato bilang mayor or alkalde o kaya senador ay ginagawang negosyo ang pagsisilbi sa gobyerno, huwag nyo siyang iboto. Huwag nyo silang iboto, di ba? Ano pang requirements dito sa RMC 31-2009? Okay? Isa pang requirement, kinakailangan magrehistro ang mga kandidato at mga political parties ng kanilang mga books of accounts. Pag sinabing books of accounts, yan ay mga libro. Meron nabibiling ganyan eh. May nabibili sa mga bookstores. May mga guhit-guhit yan. Books of accounts ang tawag dyan. Ang sabi ng RMC neto, dapat daw meron silang isasubmit o irerehistro na cash receipts journal. Okay? Cash receipts, ibig sabihin tumatanggap ng pera. So, kapag sila ay tumanggap ng pera, dapat isusulat nila doon sa librong yon, sa record na yon, record or libro, no? Books of accounts. Ilalagay nila doon kanino nang galing, magkano ang pera na tinanggap nila bilang donasyon. Okay? At tapos, syempre, gumagastos din naman sila. Syempre, nagkakampanya yung mga yan. So, may gasolina, may mga babayaran sila, mga let's say, equipment sa para makapag-broadcast sila. For example, may mga megaphones yan. Eh, syempre, nagre-renta sila mga yan. Yan ay expenses nila. So, bukod sa cash receipts journal, meron din silang dapat na cash disbursements journal or cash disbursements book. Pareho lang ang ibig sabihin yan. Okay? Disbursements. Ibig sabihin, lumalabas naman yung cash. So, dapat meron silang record book para sa pagtanggap ng pera
cash, meron din silang record book para sa paglalabas ng pera or cash. Okay? Ngayon, pwede naman kasi ang donasyon sa kanila hindi cash, eh, 'di ba? Let's say pinahiram sila ng mga gamit or binigyan sila ng isang espasyo libre. Eh 'di ba in kind 'yon, 'di ba? O kaya minsan nagbibigay na lang ng mga pagkain in kind, hindi cash ang binigay, pagkain ang binigay sa mga kandidato kasi gusto sila ng isang let's say may-ari ng isang let's say restaurant, 'di ba? Tapos packed lunch. Okay, nakapack yung lunch nila, no? Binigay sa kanila. Eh wala namang cash na natanggap, eh, 'di ba? Instead of cash, in kind. Hindi cash, cash or kind kasi pwede ibigay sa kanila, in kind. Pag binigyan sila ng in kind, magkano ba yung value noong packed lunch na 'yon? Dapat alam nila 'yan, yung mga tatakbo. Magkano 'yon? Sabihin natin ang normal na pagbinebenta 'yan on an ordinary day, nagbebenta. Sabihin natin 50 pesos o ilan ang ginawang packed lunches? Sabihin natin 100 o edi 50 pesos times 100 lunch packs 'yon. So magkano na 'yon? Di 5,000, 'di ba? So 5,000 pesos 'yun ang value nung ibinigay sa kanila, hindi man cash, in kind naman. So yung in kind na 'yon, ilalagay nila 'yan sa cash receipts journal nila. Ilalagay nila may packed lunch doon, i-describe nila, ilalagay nila magkano yung value. Ang tawag diyan sa value na 'yan, fair market value. Ibig sabihin, ano ba yung sa kalakaran? Fair market value ilalagay. Dapat may estimate nila 'yan. So may cash receipts book, meron din silang cash disbursements book. Ngayon, kung hindi naman ganun kalakihan talaga mga natatanggap nila, pwede naman simplified accounting records. Pwede 'yon. Yun nga lang, irerehistro nila 'yan. Kailangan nila irehistro 'yan, mga simplified bookkeeping records. Sino bang gagawa niyan? Eh kung bangkaya ng politiko na tatakbo na siya mismo gagawa, di mas mainam. Pero yung iba kasi kumukuha sila ng assistant nila, treasurer nila, o kaya kung yan ay political party, syempre may mga officers 'yan, baka yung treasurer nila or somebody there, or mag-hire sila ng accountant nila or bookkeeper. 'Yun ang dapat na magtitiyak na lahat ng mga tinatanggap at mga lumalabas ng pera nakasulat doon. Okay? Ano pa? Kailangan din sila na magrehistro ng ORs, official receipts, OR. Yan ba ay VAT o non-VAT? Non-VAT po siya. Non-VAT. Bakit? Kasi ang VAT kasi is a tax on business. Sale of goods o kaya sale of services. Nagbebenta ka ng mga goods o kaya nagbebenta ka ng serbisyo. Kaya VAT, value added tax, it's a tax on business. Eh, hindi naman business nga ang pagtatakbo sa politika. Yan ay public service, hindi siya dapat business. Kaya sabi ng BIR, dapat mag-register sila ng OR pero dapat nakasulat doon, non-VAT. Kasi hindi nga sila subject to VAT. Okay? So, ano pa? Yung kanilang mga accounting records, dapat itago nila yan sa loob ng 3 taon. Huwag nilang itatapon yan. 3 taon. Okay? After na magkaroon ng election. So, since ngayon, 2019 election, di ba? So, 2020, 21, 22. Hindi nila dapat itapon yan. Dapat itago nila yung mga records na yan. Okay? Ngayon, bakit nila kailangan itago yan? Kasi nga yan ay pwedeng inspeksyonin ng BIR. Okay? Kung talagang sila ay, ito ba ang natanggap nilang pera? Ito ba yung kanilang campaign na ginastos? Okay? Tapos may obligasyon din kasi sila na i-provide ang kopya ng mga ito sa COMELEC, Commission on Elections, okay? At meron kasi silang dapat na isasubmit na SOSE, okay? Or yung Statement of Contributions and Expenditures. So, dapat nagmamatch-match yung mga yan. So, baka may dumating na naman in the future na mga balita na merong isang kandidato na di umano nakatanggap ng pagkalaki-laki na amount. Pagkatapos, pagdating sa libro niya, ang liit lang na nire-report niya, para nga naman hindi siya magbayad ng buwis. O, di ba? May discrepancy na naman. So, yan. Kaya kailangan nagko-coordinate yung dalawang yan. Dapat yung isasubmit nila ay pareho, hindi yung nagkakaiba-iba. At ang BIR, take note ha, ang commissioner ng BIR natin, may power yan para busisiin based on third parties. Ibig sabihin, kunyari, itong kandidato nito, ire-report niya, 50 packed lunches lang ang ilalagay niya. O kaya, ito lang yung kanyang yung contribution niya, ganun lang. Pero nung inimbestiga ng BIR, nalaman na yung palang nag-donate sa'yo ay 100 lunch boxes, hindi lang pala 50.
O edi may discrepancy na ngayon. May tax evasion na pagdating doon. Okay? So tatandaan nun natin yan. Yan ay marami kasi nagtatanong sa atin, mga katambayan at mga kasosyo natin na ano-ano ba yung mga binabayaran buwis ng mga political candidates. Kailangan kasi tutukan natin to, dahil sigurado ako marami na naman lalabag dito. I'm sure of that. Lalo na yung mga nasa kabilang parlor na may mga nagpopondo sa kanila, at balita ko nga ngayon ay humihingi pa sila ng kontribusyon na naman. Humihingi na naman. Nagmamakaawa sila na bigyan daw sila. Wala daw silang pera. Maniniwala ba kayo na wala silang pera? Imposible. Okay? Kakapal ng mukha na tumakbo. Tapos meron pa nga ako nabasang artikulo ng isang kaibigan ko pa man din. Sinasabi niyang ganyan na dapat daw itong mga itong sa kabilang parlor ay iboto. Kasi daw mga honest daw itong mga to. At mga ano daw, tapat daw to. Sa isip ko, ulol. Kilala ko yung iba dyan eh. Diyos ko, wag, don't me ha, wag ako. Wag ako. Kasi para sa isang taong kagaya ko na nakakakita ng aura at nababasa ang isip ng isang tao. Okay. Wag ako uutuin. Ano yan eh. Yan ay talamak yan pagka ganitong election period, diba? Marami nang loloko. So wag po kayo magpapaloko sa mga, lalo na sa kabilang parlor, wag kayo magpapaloko sa kanila. Okay? Ngayon, ano pa yung mga requirements ng RMC na ito? Okay? Kinakailangan mag-remit, o ibig sabihin mag-ibigay o ipadala 5% na creditable withholding tax. Naririnig natin yan eh, creditable withholding tax, CWT. Mamaya explain natin yan sa second half ng ating programa. Okay? Meron tayong tinatawag na creditable withholding tax. So, kapag, let us say, ang isang mag-contribute ay magbibigay ng pera, sabi niya, oh, magpapadala ko ng 100,000 dito sa kandidatong ito, cash. Okay, magpapadala siya. May obligasyon siya magkaltas ng 5% bago niya ibigay yung 100,000. So less than 100,000 lang ang ibibigay niya. Okay? Kasi yung 5%, anong gagawin niya doon? Ang tawag diyan, may kukunin siyang portion, 'di ba? Parte noon. Yan ay ipapadala niya, ibibigay niya yan sa BIR. Parang advance payment ng tax. Okay? Kasi, ito namang kandidato, marireceive niya, syempre less than that, diba? Ngayon, ire-report niya yan. Okay? Nag-withhold nga ng tax yung kabila na nagbigay sa kanya. So, okay, importante, meron creditable withholding tax, CWT, na 5%. Pagkatapos, nag-sasubmit din itong political party nito o kaya itong kandidato nito every quarter, okay? Merong deadlines yan. Kailangan mag-submit siya ng report kung magkakano ba yung mga contributions na natanggap niya at mga binayad niya nitong quarter nito. So, January, February, March. Calendar quarter tinitingnan natin, ano? So, dapat isasubmit niya yan. Tapos, annually, sa isa loob ng isang taon, magsasubmit din siya, dapat, okay? Ng annual report ng contributions at saka expenditures sa loob ng isang taon. Ngayon, sa loob ng quarter, bukod sa sinasubmit nga niya na quarterly report niya, meron ding alpha list na sinasabi. Okay, lahat ng mga payees na kasulat doon, sino-sino ba yung mga nagbigay sa kanya ng contribution. Kailangan po yan para namomonitor ng BIR yung katotohanan ng mga sinusulat mo. Chine-check ba yan? Nagko-cross-referencing ba ang BIR? Yes. Sa computer system ng BIR ngayon, kaya na. Dati kasi marami nakakalusot eh, na sasabihin mo, ay walang nagbigay sa akin. Pero may report ng BIR, makikita nila. O ito, nakalagay dito, o yung TIN. Kaya nga importante yung TIN eh. Kasi yan ang basis nila. Itatype lang nila sa kanilang computer systems, yung TIN number natin, Taxpayers Identification Number, biglang lalabas ka agad. Oh, may binayad pala sa'yo na ganitong amount. Nasaan yun? Ba't hindi nakareflex sa ano mo? O, dun pa lang. Pag kayo in-assess, yung mga kandidato, pag kayo ay in-assess ng BIR, eh, pag hindi nyo mapatunayan or pagka kayo ay nakita na hulihan na meron kayo mabayaran, magbayad na lang kayo. Kasi pag kayo ay hindi nagbayad at ipipilit ninyo na hindi, ay pwede kayo sampahan ng kaso sa korte ng tax evasion. So ito na naman tayo sa tax evasion, di ba? Merong isang tax evader dyan. Makinig ka rito ha. Kasi kung ano naman ire-report mo, di ba? Susulat na naman niya, tapos sabihin niya kaya, sasabihin na naman niya, press freedom, inaano, gaga. Ay, gago pala, di ba? Kasi gago na nga pala, no? Dapat, ano? Sige.
pasensya na kayo sa words na ginagamit ko, no? Eh kasi talaga nakakapag-init ng ulo, nakakabugnot yung mga taong sinungaling. Okay. Tapos, paano ngayon ang gagawin dito? Yung mga donation contributions ninyo, kapag hindi ninyo inireport, okay, anong mangyayari niyan? Pag hindi niyo inireport yan, hindi kayo exempted sa donor's tax. Ibig sabihin, magbabayad kayo ng donor's tax. Kaya dapat i-report yan. Kasi pagka nire-report niyo yan, may limit kasi sa Omnibus Election Code eh. Kapag hindi niyo inireport yan, or pag lumagpas kayo, subject to donor's tax. Okay. Ngayon, pagka nag-donate kasi before the campaign period or after ng campaign period, yan ay subject din to donor's tax. Yan ay buwis sa mga donasyon. Kasi marami nagtatanong sa atin kung meron bang buwis yan sa mga donasyon. Yes po. Yung kapag nag-donate before the election campaign period or nag-donate after ng election campaign period, may donor's tax. Para walang donor's tax, dapat within the limits ka lang. Kapag hindi mo inilagay yan dyan, ay subject to donor's tax. Ngayon, bukod pa dyan, ano pa yung epekto nito? May tinatawag tayo na income tax. Okay? Yung mga excess campaign funds. Okay? Siyempre, yung lahat ng mga total na na-receive mo, let us say, na-receive mo 1 million, magkano ba yung mga expenditures nitong kandidatong ito? Sabihin natin, 800,000 lang. O sumisobra pa na 200,000, di ba? Anong mangyayari dyan? Yan ay kinoconsider ng ating batas na income. Pinagkakitaan pa nila kasi nag-donate sa kanila 1 million. Pero 200,000 lang ang kanilang, 800,000 lang ang kanilang ginastos. Bumili sila ng mga stickers. Di ba, daming t-shirts ngayon? Di ba, namimigay ng mga t-shirts. Ayan. Sila ay nagrenta ng mga vans, ng mga sasakyan, ikot-ikot sila, gumasa sila ng mga plane tickets, okay? Expenditures nila, sabihin natin, 800,000. So, 1 million less 800,000, may sobra pa na donation sa kanila, 200,000. Ano mangyayari dyan sa 200,000 na yan? Yan ay subject to income tax. Kasi, parang income na siya. Kinukonsidera siya ng ating batas bilang income or parang tubo. Okay? Tumubo sila. Okay? Income tax. So yan ay magbabayad sila ng income tax base dun sa tax table na sinasabi natin. Saan nila isasama ngayon yan? Isasama nila yan sa kanilang annual income tax return. Kasi kumita na sila eh. Alam nyo kasi sa ating batas, sa mga buwis natin, income from all sources. Kahit saan nang galing yan, dapat i-report mo yan. So kung ikaw ay meron kang salary, ilalagay mo yan dapat sa ITR mo o income tax return. Salary sa bilang empleyado. Kung ikaw ay may negosyo, dapat isama mo rin yung doon. Yung tubo mo, yung kinita mo, dapat isulat mo yun doon. E nangampanya ka pa pala. At ang contribution sa'yo mas malaki kaysa sa nagastos mo. Income pa rin yan. E tapos ano ka pala? Drug lord. Okay? O edi kumita ka pa, di ba? Sabi ng batas, dapat i-report mo rin yan. Di ba? E sino ba naman ang gago o gaga magre-report, di ba? Siyempre, hindi nila sasabihin na meron silang income galing sa mga illegal na activities, di ba? Pero ang sinasabi kasi ng batas natin, from all sources. Ano yan kasi? Sabi nila, hindi naman mare-report. Oy, wait. Kasi pwedeng madiscovery yan. Pag nakita ng BIR na, oops, kunyari, merong nahulihan na meron pala siyang ganitong kalaking binigay sa iyo na pera tapos napatunayan 'yon. Lagot ka ngayon. Hindi ka makakalusot kasi nakatanggap ka pala from illegal sources. So part pa rin 'yan ng iyong income, okay? Ngayon, tapos kapag hindi ka naman nag-file sa COMELEC ng iyong Statement of Contribution and Expenditures o SOCE, okay? Na required 'yan under the Omnibus Election Code. Ay automatically, hindi mo pwedeng i-claim ang mga expenditures mo bilang deduction sa iyong mga campaign contributions. Ibig sabihin, ipagbabawal yan kasi dapat nire-report mo nga yan sa COMELEC. Okay? Ngayon, after ng election, ano ba mangyayari? After ng election, magsasubmit nga kayo sa COMELEC nitong SOCE at sa RDO. Isasubmit nyo yan. Within 30 days pagkatapos ng election, kailangan isubmit nyo yan. Ngayon, itong RMC 31-2019 ay ano po to? May connection din to doon sa isa pang RMC noong 2018.
Ang number naman ito ay RMC 38-2018. Okay? So yan po ang kabuuan nitong ating RMCs 38-2018 at saka 31-2019 para sa mga tumatakbo, mga kandidato at political parties. Inabot na naman po tayo ng 30 minutes, no? So ang oras po, Philippine Standard Time ay 12:30. Magbabalik po ang tambayan. Ito na naman po tayo. Ako po ay mag-isa ngayon, pero carry lang po dahil nandyan po kayo, sinasamahan nyo ako. Maraming salamat po mga katambay at kasosyo sa iba't ibang panig ng mundo. Nandito po tayo sa tambayan. Ako po si Attorney Nick on behalf of Attorney Trixie and Attorney Ahmed na may kinagawa pong pareho at si Boklon ng Bayan Drew Olivar na namamaga ang pechay. Yan po. Sa mga nanghalian po dyan, sana po ganahan kayo sa inyong pagkain dahil ngayon po ay Tax Wednesday. Kanina po ay pinag-usapan natin yung pagbubuwis sa mga kandidato dahil papalapit na po ang elections. At ngayon naman po ay pag-uusapan natin bits and pieces ng income tax para lang alam ng mga OFWs natin at yung mga nagnegosyo sa Pilipinas o kaya yung mga empleyado. Pero bago yan, batiin ko lang po yung iba kasi po ang hirap mag dahil pagka solo ka eh, ang hirap magbasa rin ng sa Facebook. Pero binabati ko po ito, shout out po kina Cory Aldea from Finland, Rogelio Jr. Tolentino from Fujairah, United Arab Emirates, ang dami nating kaibigan dyan from the Middle East, okay? Ingat po kayong lahat. Tapos si Alay Mitsuya, Noguchi Mirna, mga taga-Japan po. Si Rosette Bun, pangalan niya. Margarita Onyes Bueno, sabi niya, I am seriously listening kahit wala ako dyan. Still gusto ko matutunan about tax. Yes po, maganda po ito kasi wala pong ganitong programa sa radyo. Dahil ito po ay, pagka may nag-lecture ng ganito, ay may bayad. Diba? Pero ito ay libre. Kasi kailangan ho alam ng lahat ng mga tao sa Pilipinas. Dahil nagbabayad tayo ng buwis, kailangan alam natin kung ano ba yung mga buwis na dapat nating bayaran bukod sa VAT. Kasi kumakain tayo sa restaurant, babayad tayo, may VAT. O kaya tayo ay may binayarang let's say yung mga nagsosogo diyan, o di ba, Kuya Winner, di ba? ito, di ba ikaw mahilig ka doon, di ba? Ano ba sa iyo, Halina? Yung mga pupunta sa mga ganyan, di ba? May mga VAT din na binabayaran, di ba? O, dapat alam natin yan. Okay, batiin ko rin si Yoli Butol, si Annette Alegre D. Sabi niya, okay, nahaba kasi, sorry ah. Si Zenaida Natividad Walton, may tinanong siya, medyo out of topic nga lang. Sabi niya, required pa ba siya kumuha ng tax number dahil hindi naman daw siya empleyado sa Pilipinas, pero nagbabayad siya ng land tax, yung sinasabi nating amelyar, di ba, sa local government unit. Receipt lang naman ang binibigay sa kanya kung magbabayad daw siya ng buwis sa munisipyo. Kapag kayo po ay merong income sa Pilipinas, ulitin ko po, pag meron kayong income sa Pilipinas, then kailangan meron kayong TIN, Taxpayer's Identification Number. Ngayon, kung meron kayong transaction, isa lang na transaction sa Pilipinas, kunyari, shares of stocks, may binili kayo or may binenta, o kaya bibili ng condominium unit, isa lang, kasi nakabase na kayo sa abroad, let's say, nasa Amerika na kayo nakatira, wala na kayong pakialam sa Pilipinas, pero meron kayo ditong kinita o meron kayo binenta, kailangan pa ba may TIN kayo? Yes. Meron kasi tayong tinatawag sa BIR na ONET, one-time tax transaction. One-time tax transaction. Kaya nga ONET, O-N-E-T-T. ONET yan. Pag kayo pumunta sa RDO, huwag kayong magtanong kung sino-sino. Kasi minsan marami na ako naging karanasan na yung mga taxpayers pag pumunta sa RDO, parang nahihiya. Diba? Hindi mo alam kung saan ka lalapit kasi daming tao, diba? Ang gawin ninyo, hanapin nyo yung officer of the day. Yan, diyan kayo magtanong, officer of the day. Kasi meron namang itinatalaga talagang officer of the day ang BIR. Okay? Unless kilala nyo yung mismo yung RDO, yung mismong RDO, meaning yung head mismo, okay, ng Revenue District Office. Pag hindi nyo kilala, pwede kayo lumapit naman dun sa Officer of the Day. Tapos pwede kayo naman dun magtanong. Yung iba mababait, yung iba naman masungit. Ganun talaga. Wala tayong magagawa, di ba? Pag masungit, sampalin nyo.
utos yan ni ano ni Kuya Winnie, joke ha. At saka ni Bakla, si Baklayan ng Bayan sa bunutan ninyo. Okay, so may officer of the day, pwede naman kayo magtanong sa kanila. Ngayon, kapag meron kayong one-time transaction lang nga, yung ONET, kailangan pa rin kayo may PIN only for that transaction. Pero kung kayo ay magbabayad lang naman ng amelyar, hindi kayo kailangan kumuha ng PIN kasi yan naman ay bayad sa local government unit. Okay? So walang PIN yun pagka ganon. Doon lang kapag meron kayong national tax. Mamaya ulitin natin yan. Batiin ko rin ito si Rosemary Malabon. Okay, hi Miss Rosemary. Sabi niya, ang galing mo, diretso kang mag-lecture. Kayang-kaya, parang wala kang kapaguran. Tama po. Kahapon lang nagpunta ho ako sa pansitan sa ano, bubungan ni Aling Pasing. Kasama ko yung admin ko. Oh, by the way, samantalahin ko na to ha. Yung mga taga nasa Pilipinas, may chance pa ho kayo sa meet and greet ni Extradamus. Yan po ay sa linggo na gagawin, March 31, 12 to 1 ng tanghali sa Makati City. Batiin ko rin si Pamela Villapane and then si Editha Barrientos. Napaka-clear po. Salamat po. Sabi niya, napaka-clear daw ng paliwanag ko. Kasing clear ng x-ray result. Clear ang lungs. Hala, lungs daw, di ba? Maraming salamat po. Si Annie Gachalian Agni. Nagpagupit ka, attorney. May nagbago ata. Nag-ibang aura mo. Hindi po, ano lang yan. Yung buhok ko, tinaas lang. Oo, kasi ano eh. Wala pa ho akong pambayad sa ano. Sa yun, ano tawag doon sa nagugupit? Barbero, di ba? Wala pa eh. Mamaya ho, titingnan natin. Oo. Kasi may nagsasabi, wag daw. May nagsasabing okay lang. Pero hanapan niyo po ako ng pangalan na kasi nga sa launching movie ko raw eh. Ang suggestion, Kaong. Sabi ko nga sana yung yayamanin eh, like Kaong Madrigal. O, di ba? Mukhang yayamanin, di ba? O kaya since uso naman ng mga Chinese na pangalan, Kaong Gokong Wei. O, di ba? Walang ganun, di ba, artista? Pero may mga binabalahura ako, tanggap ko rin naman yan eh. Okay lang yan sa akin, di ba? Yung mga pangalan, sabi ng isa, ano ba yung Kaong Otan? Parang ang pangit, di ba? Pero sige lang, carry lang ho yan. Anyway, si ano ko, Mayeth Lambino, Judy Erica Corpus, Finding Fiona. Okay, namamaga, yes po, namamaga ang pechay ni Bukla ngayon. Beth Gahita, Gina Pableo Monsi, sino pa ba ito? Ang dami eh, Jeremy Huber, Luz Viminda Kinit, Don Blue Ag Bank, okay? Oika Trines Leymash, okay, sabi niya, attorney, gusto ko lang itanong paano pala yung mga sari-sari store na pinagbabayad ng tax tapos di naman kalakihan ng kita. Paano po? Example ba? Yan. Kung, sana po balikan niyo po yung mga ibang video clips po na nakashare po sa Nick Nangit NCN Law. Nick Nangit NCN Law. Kasi po, nandyan na po yung mga Tax Wednesdays. Nililink ko po yan. Kung mabalikan nyo po, makikita nyo po roon na kapag kayo ay kumikita ng hindi lalagpas ng 250,000, so hanggang 250,000, wala po kayong babayarang buwis. Exempt po yan. Kailangan pa ba kayong kumuha ng TIN? Yes, kasi kayo ay nagnenegosyo. Kumikita kayo sa Pilipinas. Yun nga lang, hindi kayo lumagpas ng 250,000. Under Train 1, yung bagong batas na natin sa tax. Train 1, okay? Ang 250,000 exempt na po. Kaya yung mga nagsasabing pahirap sa mahihirap, yan po ay kalokohan dahil ito po ay laking tulong. Meron nga akong nakausap ng mga practitioners din, tax practitioners recently. At sabi nila, yung mga sumasalungat sa train ay hindi alam ang mga pinagsasabi nila. O kita nyo, hindi lang naman ako pala nagsasabi. Ibig sabihin, mababaw lang ang tingin nila. Siyempre, may mga kanya-kanya mga motibo yan kaya sinisiraan nila yung train 1 at saka train 2 na hindi pa ho nagiging batas yung train 2, panukala pa rin siya. Pero yung train 1, batas na. Hindi nila naintindihan yung kabuuan. Sana nga ho, bago sila magsalita, alamin muna nila. Okay. Binabati ko rin si Myra Verona, watching from Singapore. Dami po ako natututunan sa inyo pag Tax Wednesday. Salamat po. At least na-update po ako sa tax practice dyan sa Philippines kahit nandito ako sa ibang bansa. Yun nga po, sinisikap po ni Madam Mocha at saka si Drew at saka si Attorney Ahmed and Attorney Trixie na mag-provide sa inyo ng katotohanan lamang. Totoong impormasyon na ikalat nyo po, i-share nyo po, i-like nyo po para matutunan ng lahat ng mga Pilipino kahit nasa loob ng Pilipinas o sa ibang bansa ang totoong nagaganap sa bansa natin. Kasi maraming kinakalat na sa foreign media na kalokohan, puro kasinungalingan kasi nga yung mga natanggal na sa pwesto at hindi na nakikinabang at wala nang kinikita ay ginugulo.
imbis na maayos ang bansa natin, ginugulo nila. Kaya nasa sa atin na po ang ating power, werpa, nasa atin ang werpa para iwasto ang mga kamalian, katiwalian nila. Ophelia Ebio, sabi niya, magkaka-problem ba kung naparegister na ng itatayong business sa DTI, but hindi naman itinuloy ang business, bali hanggang DTI lang. At pag hanggang DTI lang, wala yon. Kasi DTI lang naman eh. Hindi naman nag-alam ng BIR na registered ka na pala sa DTI. Kasi bago ka naman mag-register sa BIR, kailangan may name ka muna, business name, pangalan ng business mo. Kunyari, Boklos Pechay Eatery. O kaya Boklos Pechay Karinderia, di ba? Single proprietorship siya, mag-isa lang siya sa negosyo niya, irehistro lang niya sa DTI. Nagkataon na mag-a ang Pechay ni Boklo, di ba? So hindi na niya itutuloy ang negosyo niya o kaya nag-abroad siya. Ano mangyayari? Di hindi niya nirehistro sa BIR. Walang TIN, hindi kailangan kumuha ng TIN. Sa DTI, ano mangyayari? Wala, nandun lang yun, natatabunan lang yun, nasa records lang nila na meron kang business name na ganun. Tapos, kapag lumagpas ang ilang taon at hindi, walang kumuha ng pangalan mo, edi okay lang. Pero pag may kumuha, pwedeng ibigay na doon kasi yun, magre-register, tapos punta din siya sa BIR. Si Bakla nasa Facebook ngayon na, hi. Okay, Kerian, bukas samahan ko day tayo. Magandang tanghali, sabi ni Valeriana. Si Maria Angela Kahanding, naka-widescreen, yes, solong-solo ko po kasi iniwanan ako nila. Pero hindi, okay lang, marami silang ginagawa. Si Gani B. Elibu, si Emerald Noguchi, Ben Fandino. Okay, ang dami niyo ninyo. Pasensya na po ha. Okay, itutuloy natin ang discussion natin. Okay, hala, babawi ito si Bokla sa akin. Kasi dati nung nag-solo siya, kung ano naman sinabi ko, di ba? Babawi yan. Carry lang yan, sasagutin kita mamaya. Okay, now, itong CWT na sinasabi, creditable withholding tax, ganito yan. Ulitin ko lang ha, para lang maliwanag sa ating lahat. Di ba? Meron tayong tinatawag na gross revenues o kaya gross sales. Yan yung pinakataas. Nasa taas yan ng financial statements. Pag sinabi kasing financial statements, yan ay summary. Okay? Summary ng lahat ng mga nangyari sa negosyo mo, pero numbers. Okay? Naka-number na yan, naka-total na yan. So, ang pinakataas niyan, pag nakakita kayo ng financial statements, okay, yung income statement in particular, ha, kasi mga financial statements natin, may balance sheet, may income statement, okay? Yung income statement, mahalaga yan sa BIR. Hindi naman tinitignan ng BIR yung balance sheet yan. Tinitignan yung income statement mo, okay? Yung income statement mo, nasa taas, nakalagay, gross revenues, o kaya gross sales. Ang ibig sabihin niyan, total na pumasok sa'yo. Yung total talaga. Walang bawas, walang kulang. Okay? Gross revenues, gross sales. Pwedeng galing yan sa negosyo, pwede yan galing sa practice ng iyong profesyon, o pwede rin yan galing sa ibang income sources pa. Less, ima-minus mo ngayon yung mga tinatawag na deductions o yung cost na sinasabi natin. Okay? Pagka-cost, meron tayong tinatawag kasi na cost of sales o kaya cost of goods sold. Kapag ikaw ay may mga produkto na binebenta, goods, 'di ba, ang tawag doon. Kaya nga ilalagay mo yung cost of goods sold. Okay? Diyan papasok yung mga direct costs mo. Meron kasing raw materials, pagka nasa manufacturing ka, meron yung mga direct labor, yung mga tauhan mo na gumawa doon, meron din direct factory overhead, okay, or manufacturing overhead. Kapag buy and sell ka lang naman, di anong ilalagay mo dyan? Ilalagay mo dyan yung mga inventory mo, okay, na mga goods mo, okay? Tapos, yan ang cost of sales, okay? Yung inventory mo sa simula ng taon, magkano ba? And then yung inventory mo sa simula ng taon, i-add mo diyan yung mga inventory na binili mo ngayong taon nito. So nung January 1, meron kang January 1. Meron kang inventory, i-add mo diyan, idadagdag mo yung inventory mo na sa buong taon, yung mga binili mo. Tapos i-minus mo, magkano pa ba yung mga natira na inventory mo pagdating ng December, okay? So, yung beginning inventory mo, i-add mo lahat ng mga binili mo during the year, di may total yan. Ima-minus mo lahat ng natira sa'yo. Pag nagkwenta-kwenta ka, magkano pa ba, ilan pa ba yung naiiwang mga goods ko dito?
ano natira ngayon? Yung ibig sabihin, yung pag minus mo yon, yung natira, yun yung mga nabenta mo. Okay? May beginning inventory ka sa simula. Ito yung kunyari, meron kang 10 delata. Sa loob ng isang taon, bumili ka ng 40 delata. So, ilan ang total? 50. Kasi 10 plus 40 equals 50. Nung nag-inventaryo ka, pagdating ng December 31, napansin mo, okay, na 5 na lang pala ang natitira doon. So, yung 50 mo minus 5 equals 45. Ano nangyari sa 45? Benta yon, yun ang benta mo. Yun ang cost of sales mo. Okay? Or cost of goods sold. Okay? So, yung cost of sales or cost of goods sold, yan ang ibabawas mo doon sa total o kaya gross sales or gross revenues. Anong matitira? Yung tinatawag nating taxable income. Okay? Gross income muna pala. Gross income. So, gross sales or revenues minus cost of sales, yan ang gross income. Yung gross income mo, dyan mo ngayon ibabawas yung mga deductions mo na ina-allow ng BIR. Meron kasi tayong tinatawag na itemized, meron din tayong tinatawag na optional. Pagka itemized, isa-isahin mo yan, iisa-isahin mo lahat. Pag sinabing optional, wala ka ng resibong kailangan, basta automatic standard deduction, optional yan, 40. 40% ng ano? 40% ng gross income. Automatic ibabawas yan. So, matitirang 60, yun ang tataksan. Wala nang explanation. Basta 40% kinuha mo OSD, optional standard deduction. Okay? Ngayon, yung sinasabing itemized, marami yan na itemized na pwede mo i-itemize. Ano-ano yan? Yung mga ordinary necessary expenses. Pasweldo mo sa tao mo. Yung mga interest na binabayad mo pag nangutang ka. Okay? Interest expense mo yan. Yung mga taxes na binayaran mo, pero hindi lahat ng klase ng taxes pwede, ha? Yung mga nagkaroon ng loss, kunyari nasunugan ka, kailangan din mo ibawas yan. Yes, kasi karapatan mo yan. Or kunyari ninakawan ka. Pero kailangan may affidavit yan, may report yan, may hinuna ng litrato. Ipuprove mo yan sa BIR para i-allow ka. Mga bad debts, may umutang sa'yo. Kailangan nagpursigi ka at hindi mo na talaga nakolekta yan. Kuyari, hindi mo na makita. Pero kailangan may demand letter ka. May pruweba. Hindi basta magsasabi ka, oy, nangutang sa akin, hindi nagbayad. Hindi po ganun yon. Kailangan may pruweba ka. Kailangan yan ay actual. Kaya nga sabi ng tax law natin, actual, reasonable, necessary. Okay? Expenses. Nag-donate ka. Yes. Deductible din yan. May mga donations na allowed, may mga donations na hindi allowed. Yan po, at saka mga pension contributions. Kung kayo ay medyo malaki na yung kumpanya nyo at meron kayong mga pensions na binabayaran, kailangan din i-deduct nyo yan. Pero may mga rules pa rin yan. Bawat isa ito ay may rules. So, hindi lahat ng mga representation expenses allowed. Hindi lahat ng mga bad debts allowed. So, may mga rules yan. So, anyway, yan po ay itemized deduction. So, i-minus mo lahat yan doon sa gross income. Okay? So, ulitin natin yung ating income statement. Diba? Gross sales, gross revenues. Total yan. Minus cost of sales. Okay? Ang matitira, gross income. Ima-minus mo ngayon yung mga expenditures mo, yung mga allowable expenditures ng BIR. Okay, pag binawas mo yan, pwedeng itemize, pwedeng optional. Pagka sinabing itemize, iisa-isahin mo yan, kailangan may mga resibo ka. Pero pag sinabing optional standard deduction, walang resibong kailangan, 8% ng gross sales or gross receipts. So yung total times 8%, yun ang pwede mo ibawas. Ngayon, after that, ano ba titira? Ang matitira na ngayon, yung tinatawag na taxable income. Titingnan mo ngayon doon sa tax table ng train 1, ha? Titingnan mo may tax table yan, may bracket kasi yan. Titingnan mo, saan ka ba pumapatak dito? Anong bracket ka ba? Kapag nakita mo yun, titingnan mo, magkano yung tax mo, makukompute mo yun. Okay, yun ngayon ang kailangan mong bayaran. Kaya lang, yan ay income tax payable. Yun ang nakalagay, payable lang. Ngayon, ibabawas mo ngayon dyan yung mga tax credits at saka CWT. Yung mga creditable withholding tax. Dyan pumapasok yung CWT na ating diniscuss kanina nung early 30 minutes ng programa. CWT. Kasi nga sabi ng iba, bakit may mga CWT? Ano ba yan? Para saan ba yan? Sabi ng iba, ay, binayaran ko yan. Ba't pa ako magbabayad? Kasi nga po, parang advance payment ito ng taxes. Okay? Kaya nga dun sa income tax payable ninyo, ibabawas nyo ngayon yung mga in-advance nyo na. Dito ngayon papasok yung CWT or Creditable Withholding Tax. Pag binawas nyo yan, anong matitira? Income tax due and payable. Doon pa lang yun. Due and payable. Yung kanina,
income tax payable, ibig sabihin babayaran mo. Kaso, nag-advance payment ka na, di ba? Yung CWT. So, ima-minus mo yon. Doon papasok yung CWT na sinasabi natin. Tapos, yung matitira, yun ngayon ang income tax due and payable. Yan ang kailangan ibayad mo sa BIR. Pupunta ka ba sa RDO para magbayad? Hindi po. Saan kayo pupunta? Pupunta po kayo sa Authorized Agent Bank or AAB. May mga accredited agent banks po. Agent sila ng BIR. Sila yung tumatanggap. So yung inyong income tax return, doon kayo pupunta sa banko kung saan nandoon yung inyong principal place of business. Kung kayo po ay, let's say, nasa Las Piñas, tapos pupunta kayo sa Batangas, doon kayo magbabayad, hindi po tatanggapin yon kasi ang business nyo nakarehistro sa Las Piñas. Ibig sabihin, nasa COR niyo, nasa Las Piñas kayo. Alam niyo ba, pag kayo ay naglipat ng inyong business, kunyari from Las Piñas, sa tingin niyo, mas gusto ko sa Pasig na lang ako. Kailangan i-report niyo rin yan sa BIR, yung transfer ng business niyo. Kasi kung hindi, magkaka-open cases kayo sa Las Piñas, magkaka-problema kayo later on. So dapat ayusin niyo lahat bago kayo maglipat sa another RDO. So importante po yan. So yan po yung pagko-compute ng mga income tax. So, i-summarize natin sa financial statements, yung tinatawag na income statement, yung nasa pinakataas, sa taas po, yan yung gross sales revenues. Maminus dyan yung cost of sales o kaya cost of goods sold. Ang matitira, yung tinatawag na gross income. Saka nyo i-maminus yung mga expenses o kaya yung tinatawag ng BIR na allowable expenses. Yung mga allowable expenses, yan pwedeng itemized, pwedeng optional. Okay, 8% optional, ibig sabihin 8% ng total gross sales or gross receipts or itemized deductions. Pag itemized, may mga rules yan, so ililista mo yan. Tapos yung matitira will be income tax, rather yan yung matitira na taxable income. Tapos titingnan nyo yung tax table, kung ano yung compute nyo doon, yun. Or, and then ibabawas nyo pa yung inyong tinatawag na creditable withholding tax and other tax credits. Okay? Ang matitira, yun yung income tax due and payable. So, yun po yun. Kailangan ayusin niya. Ngayon, may option. Kapag kayo ay, let's say, 250 lang ang kinita nyo sa isang taon, 250,000, exempt. Exempt yan. Yung forms nun natin, available na ngayon. At tandaan nun ninyo, April 15, di ba? Ang deadline ng bayaran ng tax natin. So, tingnan nyo po sa BIR, downloadable po sa website nila yung mga forms. May bagong forms na po ngayon. Tingnan nyo natin yan. Okay? Ngayon, pag kayo ay may mga savings sa banko, kailangan ba i-report nyo pa yan sa BIR? Hindi na po. Kasi po, yan po ay subject na to 20% final withholding tax. Yung tinatawag na FWT. Kung merong CWT, ano ba din meron CWT, di ba? Catholic Women something, di ba? Ah, CWL pala yun. Kung merong CWT, creditable withholding tax, meron din po tayong FWT, final withholding tax. Pag sinabing final withholding tax, wala ka nang gagawin kasi obligasyon noong taong nagbayad sa'yo na kaltasan na ng buwis at ire-remit yan sa BIR. Kaya nga sa banko, di ba, pag may passbook kayo, pupunta kayo, may deposito kayo ng 10,000, tapos kumita yan ng interest, di ba? Eh maliit na lang ngayon, 1%, di ba? Or less pa yata. Yung interest na yon hindi buo nyo makukuha. Ibabawas 20% noon. So for every, let's say, 1 peso, sabi natin, na interest, kaya kumita ka na 1 peso, 20% sa 20 centavos tatanggalin. So anong interest na makukuha mo? 80 centavos na lang. Kasi binawas na yung 20%. Anong ginawa ng banko doon sa 20? Ire-remit yan, obligasyon yan ng banko sa BIR. So, ang itatatak sa passbook mo, 10,000 pesos plus 80 centavos na interest. So, 1,000 pesos and 80 centavos. Yan ang makikita mong balance ng iyong passbook. Meron ka pa bang obligasyon magre-report ka sa BIR? Hindi na. Kasi nga, final withholding tax ang nangyari. Ibinawas na agad-agad ng banko at iniremit yan sa BIR. Meron kasi tayong tinatawag ng mga passive income. Yung active income, yung aktibo ka, may ginagawa ka, may negosyo ka, o kaya nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, active income yan. Pero meron din passive income, yung bang walwalan ka lang, punta sa Boracay, punta sa Puerto Galera, di ba? Wala kang ginagawa, may paupahan ka, kumikita.
passive income yung kahit wala kang ginagawa, kumikita. Yan po. Nako, inabot na naman tayo ng isang oras, mga kaibigan, mga kasosyo, katambay. Nako, naubusan na naman tayo ng oras. Pero sana po ay nagustuhan ninyo itong discussion nating tungkol sa Tax Wednesday natin ngayon. Ito na naman po tayo sa... Wala, ano masusunod na program? Intayin ho natin. Ngayon, on behalf of Attorney Trixie, Attorney Amy din Bakla, inviting ko po kayo ulit sa meet and greet sa Sunday na po, March 31, 12 noon. Eat all you can po yung buffet na yun. Punta lang po kayo sa aking Nick Nangit, Musician Spirit Quester for details. Okay, ako po si Attorney Nick. Muling nagpapaalam, pansamantalang nagpapaalam sa inyo at babalik po kami bukas. Abangan ninyo po ang Pilipinas ngayon. Nakasama po si Miss Lolly Acosta at Yusek Robert Rivera. Maraming salamat po. Tambayan sa DWIZ.